Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Munay. Taong 1973, Dumangas, Iloilo. Itong mga panahong ito, kasalukuyang merong maliit na tindahan itong si Munay sa kanilang baryo. Kagaya ng iilan, nakadepende ang kanilang kabuhayan sa tindahan niyang yon. Marami man ang kakumpetensya sa lugar nila, pero hindi yun sapat para panghinaan siya. Sa katunayan, sa kanilang lugar, isa ang kanyang tindahan sa may maraming paninda. Hindi na rin gaanong bilang ng kanyang mga daliri ang kanyang mga suki na siya namang palaging umuubos sa mga sinasaod niya. Dumadayo pa sa kabilang bayan noon si Munay para bumili ng kanyang mga itinitinda. Ang kanyang katuwang lamang noon ay ang isa niyang alagang kalabaw na merong kangga. Hindi pa man kasi niya maaaring isama ang panganay niyang anak, lalo pat abala rin yon sa pag-aaral. Sa pagkakatanda ni Munay, naganap ang karanasan niya noong sumapit ang Hunyo noong taong ito. Sa pagsapit ng kalagitnaan ng buwang yon, nagkataon namang malapit ng maubos ang paninda ng tindahan niya. Upang hindi sila mawala ng kita, nagdesisyon siyang pabantayan na muna yon sa kanyang asawa. Magbabandang hapon na rin siya umalis sa baryo nila dahil sa dami ng gawaing kinakailangan niya munang tapusin bago magsaod. Kampante naman siyang umalis ng ganoong oras kahit papaano, gawa ng may kalapitan lang naman ng bayan na kanyang pinagbibilhan. Sa pag-alis noon ni Munay, wala siyang ibang inisip kundi ang makapamili ng mabilis at makauwi bago sumapit ang dilim. Yun lamang ang naisip niya noon sa takot na baka maulit na naman ang nangyari sa kanya noong nakaraang taon. Kung hindi niyo kasi naitatanong, sa kanyang dinaraan na noon, merong nag-aabang na mga kakaibang nilalang. Ayon kay Munay, ilang beses na siya raong nakakita ng dambuhalang aso na bigla na lang tumatawid sa daan kasama ang iba pang hayop na merong mga kakaibang itsura. Kapag minalas naman, nakakakita siya raon ng babaeng dumuduyan sa ilalim ng isang puno kahit wala namang lubid na nakatali sa mga sanga nito. Pero sa lahat ng nilalang na kanyang nasisilayan sa lugar, ang kanyang kinakatakutan ay ang makakita ng aswang. Isang beses pa lamang siyang pinaramdaman ng nilalang na yon, pero nagdulot na yon ng hindi maipaliwanag na takot sa kanyang buong pagkatao. Alam na rin niya kapag nasa paligid ang nilalang na yon dahil sa ginagawang kakaiba ng kanyang alaga. Habang binabagtas niya ang masukal na daan, minabuti naman niyang huwag mag-isip ng kung ano-ano. Sa isip-isip niya, maaga pa naman, kaya malabong magpakita ang mga ito. Nang makalagpas na siya sa lugar na yon, dali-dali naman niyang tinahak ang daan patungo sa bayan. Sa pagdating niya sa lugar, bumungad sa kanya ang napakaraming tao na abalang-abala sa pagsasaod. Pagdating niya sa tindahang palagi niyang pinagbibilhan, agad naman siyang nilapitan doon ng may-ari habang masayang nagwiwika sa kanya nang, "Oh, kakasaod mo lang nung nakaraan ah. Ngayon magsasaod ka na naman. Parang malaki-laki ang kitaan sa lugar niyo, Munay ah. Nagbabalak tuloy akong magpatayo ng maliit na sari-sari doon." Dahil sa sinabi nito, napatawa lang naman siya, gawa ng alam niyang mapagbiro ang kaibigan niyang iyon. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, doon na niya inumpisahan ang paghahanap ng kanyang mga ititinda. Maya-maya pa, nang makapagbayad na siya, hindi na rin siya nagtagal sa lugar sa kadahilan ng napansin niyang malapit ng sumapit ang alas 4 ng hapon.
Bago niya nilisan ang tindahan nito, kabilin-bili na naman ito sa kanya na bumalik sa mga susunod na araw. Meron kasing magaganap na maliit na salo-salo sa tahanan nito kung saan imbitado naman siya. Pagkarinig ni Munay sa sinabi ng kaibigan niyang yon, napangiti lang naman siya habang sumasagot doon ang, "Hindi ho muna ako makakapangako. Alam niyo naman, marami din akong ginagawa sa amin. Susubukan ko magpaalam sa asawa ko. Kung papayag, bakit naman hindi, di ba?" Matapos ang kanilang pag-uusap, agad din naman siyang umalis sa tindahan nito. Paglabas niya ng bayan, labis naman ang kanyang pagtataka, gawa ng napapansin niyang kinakabahan ang kanyang sarili nang sa hindi malamang dahilan. Yung kutob niya, nagsasabing wag na siyang tumuloy pero hindi niya yun pinakinggan. Mas nangingibabaw kasi noon ang takot ni Munay sa kanyang asawa, lalo pa kung hindi siya makakauwi ng maaga. Pagdating niya sa daang pinaliligiran ng masusukal na kahoy, unti-unti na siyang nakakaramdam ng kakaiba sa paligid. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, bigla naman niyang napansin ang animoy malakas na pag-ihip ng hangin sa lugar na yon. Nag-umpisa na ring umungol noon ang alaga niyang kalabaw, indikasyon na meron din itong nararamdamang kakaiba sa lugar na yon. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakad, laking gulat na lamang niya nang mapansin niyang hindi na umuusad ang kalabaw. Kahit anong paghila nito ng kangga, tila bang hindi yun sapat para umusad sila. Pagsilay niya sa kinaroroonan ng kanyang mga paninda, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang isang matandang babaeng hubot-hubad na hawak-hawak ang kanggang yon. Sa pagtitig niya sa mga mata nito, bigla na lamang gumalaw ng kusa ang kanyang katawan hanggang sa mapansin niyang tumatakbo na pala siya papalayo sa kanyang alaga. Dahil dito, hindi na siya naglakas loob pang bumalik sa takot na baka maging siya mahuli din ng nilalang na yon. Nang medyo makalayo na siya sa kinaroroonan ng kanyang kalabaw, bigla naman niyang narinig na umatungal ang matanda na halos makapagpanginig sa kanyang buong kalamnan. Pagsilay niya sa kinaroroonan nito, doon niya nasilayan ang dahan-dahan nitong paglakad na parabang nais siya nitong sundan. Sa puntong yon, blanko na ang utak ni Munay at ang nais na lamang niya noong mangyari makalayo na sa lugar. Kahit napakalayo ng pamamahay nila sa lugar na pinagtambangan sa kanya, na kaya niya yung matakbo ng walang patid. Awa naman ng Diyos, nakarating siya sa kanilang tahanan ng buo ang katawan at ligtas mula sa kapahamakan. Sa pagdating niya sa kanilang tahanan, bumungad ang asawa niyang kanina pang naghihintay. Pagsipat nito sa kanya, bakas sa pagmumukha nito ang labis nitong pagtataka. Sinubukan pa siya nitong kausapin pero dala ng takot niya, hindi na siya nakapagsalita. Lumipas ang araw na yon, nanatili pa ring tulala at aligaga itong si Munay. Kahit anong paraan ang pagkausap sa kanya ng mga kakilala niya, para siyang pipi na tanging sa paraan lamang ng senyas na ilalahad niya ang mga bagay na nais niya. Inakala rin ng kanyang pamilya na kinakailangan niya lamang noon ng panahon, pero habang patagal ng patagal ang mga araw, tila bang mas lalong lumalala ang sitwasyon niya. Noong umuwi siya, pipi lang siya. Pero pagkaraan ng isang linggo, baldado na yung katawan niya. Ang mas ikinakabahala pa noon ng kanyang asawa ay noong mag-umpisa na siyang magsuka ng dugo nang sa hindi malamang dahilan. Dahil dito, nagpatawag na siya ng albularyo para malaman ang eksaktong kalagayan ni Munay. Kampante naman yung asawa niyang patingnan siya sa albularyong yon, lalo pat marami na din yung napatunayan. Pagdating ng matanda sa kanilang bahay,
Agad naman yung kinausap ng kanyang asawa ukol sa nangyayari sa kanya. Pero matapos siyang matingnan ng matanda, hindi pa ito makapagpahayag ng tungkol sa kanyang sakit sa kadahilan ng ayon dito, malaki ang pinsalang tinamo ng katawan ni Munay. Huli na rin yung pagpapakonsulta nila, kaya na may kumapit na ng husto ang sakit nito sa katawan. Ang nais mangyari noon ng albularyo, kausapin siya kahit sa pamamagitan lamang ng senyas sa pagbabakasakaling malaman nito ang katotohanan sa likod ng kanyang karamdaman. Nang marinig naman ang kanyang asawa ang nais nitong mangyari, pilit nitong ginising siya upang makausap ng matanda. Mabuti na lang, gising pa noon si Munay at meron pang lakas magsenyas. Pagkabigay niya ng impormasyon sa matanda, doon nito nalaman ang tungkol sa mga nilalang na kanyang nakita. Nang mapagtanto nitong isang aswang pala ang kanyang nakasagupa, nagsimula na yung kabahan ng sa hindi malamang dahilan. Ayon sa albularyo, malaki ang naidudulot na pinsala ng aswang sa pisikal na katawan ng pangkaraniwang tao. Isa yun sa mga rason kung bakit ang mga katulad nilang may kaalaman pagdating sa lihim na karunungan ay nagsosuot ng mga baluti, bakod at puder sa kanilang mga katawan bago makipaglaban. Malakas din ang kutob nito na kahit hindi naabutan si Munay ng nilalang na yon, malaki ang posibilidad na nakapagbitaw na yon ng sumpa sa kanyang katawan. Kalimitan kasi itong ginagawa ng mga aswang upang masigurong mamamatay ang mga taong nakakita sa kanila. Pinatotohanan din ng albularyo ang patungkol sa isang matandang aswang na naninirahan sa lugar na yon. Dagdag pa nito na maraming beses na nila yung pinaalis sa lugar, subalit paulit-ulit itong bumabalik. Ni isa rin sa mga albularyong nagtangkang magpalayas dito, hindi pa nakikita ang matandang yon. Nakailang ulit na din silang sinunog ang buong lugar, pero tuwing sumasapit ang tagsibol ng mga talahib at puno, kusang bumabalik ang nilalang na yon. Matapos itong mailahad ng albularyo, sinubukan itong ihipan ang dasalang bunganga ni Munay sa pagbabakasakaling dahil dito magagawa niyang mabasag ang tigalpong ibinigay ng nilalang na yon. Nang maisa katuparan na yon ng albularyo, inabisuhan naman ito ang kanyang asawa na huwag siyang gagalawin at papakainin ng kung ano-ano hanggang sa pagsapit ng umaga. Iwan ko na muna kayo. Babalik ako rito bukas bago tumungtong ang 6 ng umaga. Huwag kang mag-alala, Ginang. Malakas ang asawa mo. Gagaling yan. Wika ng albularyo sa asawa niya bago yun umalis sa kanilang tahanan. Kinabukasan, bago pa man sumapit ang 6, nasa bahay na nila ang albularyo. Tulog na tulog pa noon si Munay, pero naging abala na ito sa paggawa ng iinumin niyang gamot. Nang mahalo na ng albularyo ang lahat ng sangkap, agad naman siya nitong ginising para painumin. Paglagok ni Munay sa gamot na yon, halos hindi niya yun malunok buhat sa pinaghalo-halong pait at nakakasukang lasa nito. Tiisin mo lang ang nararamdaman mo kung gusto mong gumaling. Ikaw rin, pag hindi mo tinulungan ang sarili mo, hindi rin kita matutulungan. Mamamatay ka sa sakit na yan. Magtiwala ka lang sa akin. Wika ng albularyo nang masipat nitong hindi na malunok-lunok ni Munay ang gamot na yon. Dahil sa sinabi ng matanda, napilitan naman siyang ubusin ito. Pagkalunok niya sa gamot, nang hihina naman siyang tumingin sa matanda at kasabay nito ang pagsagot niya roon ng "Sobrang pait." Matapos niyang makapagsalita, lahat ng mga taong naroon noon sa kanyang tahanan ay nagimbal
dahil sa boses na kanilang narinig. Pagpasok nito sa kanyang silid, agad naman yung inabisuhan ng albularyo na maghintay na muna sa labas gawa ng hindi makakabuti sa kanya na paikutan siya ng maraming tao. Iniiwas kasi siya noon ng albularyo sa usog na kalimitang dinadala ng mga taong nagugutom o hindi naman kaya'y may nararamdamang kakaiba sa katawan. Sa pagbalik ng katahimikan sa buong paligid, doon na nila ipinagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Nang mapag-alaman na ng albularyo ang lahat-lahat, maging ito man, hindi makapaniwala sa kanyang kwento. Buong buhay kasi nito, hinanap din ito ang matandang yon, pero hindi yon nagtagumpay. Matapos ang kanilang pag-uusap, napagdugtong-dugtong ng albularyo ang lahat ng kakaibang kaganapan sa kanilang lugar. Noong mga nagdaang taong kasi, may mga tao ring namamatay sa kaparehas na karamdamang tinangan niya. Kaya lang naman yun hindi natulungan ng matanda, buhat sa iba yung albularyo nagpakonsulta. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, napagtanto ng albularyo na yon ang kauna-unahang pagkakataon na maaaring mapatid ang ginagawang pagpatay ng matandang aswang sa kanilang lugar. Bagaman hindi pa ito sigurado, malakas ang kanyang kutob na magpaparamdam ito sa lugar nila munay. Dalawang araw pa noon ang lumipas, nagpatuloy pa rin ang kanilang gamutan hanggang sa unti-unti na nilang napapansin ang dahan-dahan itong pagbalik sa normal nitong estado. Labis naman yung ikinatuwa ng albularyo, gawa ng kahit papaano, malayo-layo na siya sa tiyak na kapahamakan. Sa pagsapit ng araw ng Biyernes, nasa katapusan na noon ng buwan, habang naglalakad si Munay sa labas ng kanilang bahay, doon niya napansin ang pagdaan ng isang matandang babae sa harapan ng kanilang bahay. Habang naglalakad ito sa gilid ng daan, kitang-kita niya kung papaano man lisik ang paningin nito habang pinagmamasdan siya. Nang tuluyan na itong makalayo sa kanilang lugar, nakaramdam naman siya ng labis na panghihina at hindi naglaon, bigla na lamang siyang nagsuka. Mabuti na lang, mabilis na napapunta ng asawa niya ang albularyo para tulungan siya. Pagpasok nito sa silid na kanyang pinagpapahingahan, agad naman niya yung kinausap ukol sa mga bagay na kanyang naranasan. Nang marinig naman ito ang tungkol sa pagsilay niya sa matandang babae, agad naman yung napamura, sabay wika sa kanya nang, "Hindi talaga titigil ang demonyong yon hanggat hindi ka nakukuha. Humanda siya. Kapag naaktuhan ko siya rito, papatayin ko siya." Dagdag pa nito na iwasan niya munang lumabas sa kanilang tahanan nang sa gayoy hindi siya mabiktima ng matanda. Sa paglipas ng mga araw, nagpatuloy ang pagbibisita ng albularyo sa kanilang pamamahay. Sa bawat araw na dumaraan, naging abala ito sa paggawa ng mga pangontra laban sa nila lang. Naniniwala kasi ang albularyong yon na sa pamamagitan ng mga pangontrang ikinalat niya sa paligid, tatantana na si Munay ng nila lang. Pero lahat ng kanyang hinala noon, tila bang hindi sumang-ayon sa nais niyang mangyari. Lingid sa kaalaman ng albularyo na ang pagmamalabis ng matandang aswang na paslangi ng kanyang pasyente ay hindi matutumpasan. Lahat ng naiisip nitong pamamaraan ay handa nitong gawin, mamatay lamang itong si Munay. Sa pagsapit ng gabi ng Biyernes, habang nilalapatan niya yon ng lunas, laking gulat na lamang niya nang makarinig siya ng malakas na kalampag sa itaas ng bahay nito. Pagramdam niyang naglalakad ang nilalang na yon, dahan-dahan naman niyang tinukot ang kanyang libreta, sabay bigkas doon ang iilang mga katagang pantigalpo. Pagbitaw nito ng albularyo, gulat naman ito, gawa nang patuloy pa rin naglalakad ang nilalang na yon sa itaas ng bubong nila Munay.
Makalipas pa ang ilang minutong pagramdam, nag-umpisa na rin siyang makaramdam ng kakaiba sa kanyang katawan sa kabila ng mga usal na nagsisilbing bakod at puder niya. Sinubukan pa noong tumayo ni Munay mula sa kanyang pagkakahiga, pero sa hindi malamang dahilan, umiikot ang kanyang paningin sa buong paligid. Munay, tumagilid ka. Huwag na huwag kang titihaya. Pakiramdaman mo ang lahat ng galaw dito sa silid. Kapag may nakita kang bumaba sa bubong, huwag kang magdadalawang isip na sumigaw. Tandaan mo, ikaw ang pakay ng aswang na yon. Lahat ng paraan na maiisip niya, mapatay ka lang, gagawin niya yon. Paalala ng albularyo sa kanya. Nang marinig naman ni Munay ang sinabi ng matanda, nag-aalala naman siya roong sumagot ng, Bakit Manong? Saan kayo pupunta? Hindi ba babantayan niyo ako rito? Dahil sa kanyang sinabi, agad namang ipinagtapat ng matanda sa kanya na kinakailangan itong lumabas para kaharapin ang nilalang na yon. Dagdag pa nito na, ilang taon niya na yung hinihintay, kung kaya't hindi siya makakapayag na wala siyang gagawin. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman yung lumabas ng silid, diretso sa entradang pinto ng kanilang bahay. Nang makalabas na ang albularyo, panay naman ang ginawang pagmumura nito, hanggang sa hindi naglaon, nakarinig sila ng isang malakas na pag-atungal. Bagaman nasa loob noon si Munay, rinig na rinig niya ang animoy isang malaking nilalang na bigla na lamang lumundag patungo sa bakuran ng bahay nila. Habang naglalakad ito, panay lang naman ang ginagawa nitong pag-aangil na siyang naging sanhi upang marinig nila ang malalakas na engkantasyon ng albularyo. Sa isang iglap, biglang nagkasagupa na ang mga puwersa nito na siya namang muntik-muntika ng yumanig sa kabuuan ng kanilang tahanan. Habang pinakikiramdaman niya ang mga pangyayari, hindi niya maipagkakaila ang pakiramdam na parang kakalas ang wisyo niya. Makalipas pa ang ilang minutong pagbubuno ng dalawa, narinig na lamang ni Munay ang malakas na pag-atungal ng matandang aswang habang pilit nitong nilalabanan ang lakas ng pinakawalang engkantasyon ng albularyo. Sa paghupa ng sigaw nito, narinig na lamang niyang pinapaluhod yon ang albularyo na siya namang sinasabaya ng pagmamakaawa ng nilalang na yon. Maya-maya pa, narinig na lamang niya ang pag-ungol ng matanda na parabang isa yung baboy na inuundaya ng saksak sa liig. Hindi naglaon nang mawala na ang boses nito, nagsialulungan ang lahat ng aso sa kanilang baryo nang sa hindi malamang dahilan. Pagpasok ng albularyo sa loob ng kanilang bahay, agad naman yung tumungo sa kanyang silid kung saan doon niya nasilayan ang medalyon nitong umuusok. Ayon kay Munay, na ang medalyong nasipat niyang pagmamay-ari ng matandang yon ay kakaiba sa lahat ng medalyong kanyang nakita. Bukod sa pabilog nitong itsura, may nakaukit doong mga anghel na animoy merong daladalang mga trumpeta at espada. Kahit patay na rin ang aswang na nakaharap nito, patuloy pa rin ang pag-usok ng medalyon na yon na parabang napakainit nito. Dagdag pa ni Munay na aminado siya, yon ang unang beses na makakita siya ng medalyong buhay. Sa paglapit sa kanya ng matanda, meron itong dinukot sa bulsa na isang kwintas na agad namang pinasuot sa kanya. Paglapat ng palawit nito sa kanyang dibdib, nakaramdam siya ng labis na kapanatagan at kaginhawaan. Hindi niya mawari pero lahat ng kanyang takot at pag-aalala, madaling pinawi ng medalyon sa katawan niya. Ipinapaubaya ko na sa iyo ang pag-aalaga sa medalyong yan. Huwag mo na yang alisin sa katawan mo para hindi ka na malagay sa panganib. Kapag matanda ka na rin, Munay,
pwede mo yang ipasa sa iyong mga anak. Oh, paano ba yan? Uuwi na ako. At nga pala, huwag ka nang mag-alala sa sakit mo. Magaling ka na. Wika ng albularyo. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman niyang pinakuha sa kanyang asawa ang iilan sa mga ipon nila para sana ibigay sa matanda. Subalit, nang nalaman nito ang kanyang nais, tumanggi lang naman yon, gawa ng ayaw nitong tumanggap ng kahit na anumang uri ng bayad. Sapat na para sa matanda ang makatulong at makapagligtas ng kapwa. Nang mapagtanto naman niyang may paninindigan ang matandang yon, hindi na niya ipinagpilitan pa ang nais niyang mangyari. Sa paglipas ng mga buwan, tuluyan nang gumaling itong si Munay. Upang makaiwas sa lugar na muntik nang kumuha sa buhay niya, minabuti niyang mag-utos na lamang sa pagsasaod. Hindi na rin niya hinanap noon ang kalabaw niya, lalo pat malakas ang kutob niya, na napas lang na yon ang aswang na muntik nang pumatay din sa kanya. Magpahanggang sa ngayon, kahit wala na itong si Munay, daladala pa rin ang kanyang panganay na anak ang tungkol sa kanyang karanasan noong siya ay tambanga ng matandang aswang. May mga kuno-kunong kwento rin sa pamilya nila na isa sa mga anak niya ang nagmana ng buhay na medalyon na pinamana kay Munay. Okay, opinion ko sa kwento. Munay, kaano-ano mo si Taste? De, biro lang. Masasabi ko rito, napakaswerte ni Munay, no? Kasi binigyan siya ng medalyon ng antingero na alam naman niyang buhay na buhay. Tapos, parang ang tawag dito, pagkakalarawan niya sa medalyon na yon, meron itong anghel na nakaukit, tapos may mga letrang nakapaligid. Hindi ko masabi na pwedeng medalyon ito ni Arcangel. Kasi alam ko, karamihan sa inyo na alam na kapag tinatangan ng medalyon ni Arcangel, purong gulo yan. Purong gulo yung papasukin mo. Bakit? Si Arcangel, yung medalyon yan, kapag nasa sa'yo yan, gusto mo lagi ng gulo, gusto mo lagi ng bakbakan, gusto mo lagi ng merong kang kalaban, yung buong medalyon ha, tsaka yung buong talandro ni Arcangel, kapag nasa sa'yo yan. Pero kapag hawak mo lang yung espada, pamarusa lang yon sa mga kampo ng nasa kaliwa. Diba? So hindi ko masabi kung medalyon ba to ni Arcangel, San Miguel, o kung sino mang anghel. Pero base sa kwento, wala naman nabanggit na naging basagulero si Munay, diba? Parang naging peaceful pa nga yung buhay niya. So doon ako medyo 50-50 kung ano yung ipinamanang medalyon dito kay Munay. Pero sobrang swerte niya. Kasi yung medalyon na umuusok, sobrang bihira yun. Nagiinit, okay pa yun, maintindihan ko kasi nangyayari yon sa medalyon ko na San Benito, lalo na kapag meron talagang demonyo sa paligid. Sobrang init ng medalyon ko na yon. Pero yung umuusok, ibang level yun. Siguro, sobrang tindi talaga ng karga ng medalyon na yon. O araw-araw pinapakain ng matanda, tapos kumpleto sa konsagra, basbas, gabay o kung ano pa mang pinapakain sa medalyon na yon. Diba? Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.